kasi, minsan may parehong word, pareho as in pareho, pero pag ginamit nila sa sentence, iba ang meaning niya. Ayan. Example, ayin ni puyaw tao, or in Tagalog, tiya, wag mo ako paluin. Tao, puyaw tao, puyaw ta is paluin. Ngayon, pwede rin ganito. Umay kaulay chay na mo ta. Ano siya? Meron siya, iba yung sound niya. Tao or samuta. Umay kaulay chay. Kaulay chay is repolyo. Umay kaulay chay na mo ta. Ta. Ang ibig sabihin ng ta dito is big. Ta. Very big. Ang laki-laki. Bumili ako ng repolyo. Ang laki-laki. Namuta. Ako bumili ng repolyo. Napakalaki. Ayan. So, ako kasi, meron kasi silang sounds. First sound, ano, ako kasi ayoko talagang intindihin yun. Kasi ang hirap aralin. Basta ako, go with the, ano lang ako, go with the sentence lang ako. Pag narinig ko na yung sentence, nandoon na yun. Analyze the sentence lang ako lagi. Okay. So, ang tinuturo natin dito yung word na ta. Ta. Tawo. Ta-tawo. Puyaw tawo. Ta. Puyaw tawo. Huwag mo akong paluin. Tayo, tawo. Ta. O, ito namang ta. Han tao. How ta da kolay tayo. How ta da kolay tayo. Ang laki-laking kaulay chay. Ang laki-laking repolyo. No? How ta da kaulay chay. Ta, big. Okay? And then, meron pa isa. If nasa hospital kayo, maririnig nyo to. Tenti tawan la. Tenti. Tenti is the, yung dextrose. Tawan la. Tawan la. Ibig sabihin, tachan kasi ang tawag nila tachan injection. Tawan la. Yung parang yung action niya, yung tawan la. Ubus na. Na-inject na lahat. Yung injection, yung dextrose, na, ano na, naubos na. Yan. Tenti tawan la. Sa mga, usually, sa mga caregiver, pag yung alaga nyo naubos na yung dextrose, tatawagin ninyo yung nurse, o kaya minsan may door, may bell doon, di ba? Samola, tapos sasagot yun. Tapos sasagot na, tenti tawan la. Oh, okay. Mamaya darating na yung nurse, asikasuhin na rin yung dextrose. Okay? So, meron na tayong tatlong gamit ng ta. Meron pa guys. Minsan, sasabihin sa'yo ng nurse, 1 etien o ta akong ama yaw. Ta akong o mamaya, tuturukan, injection. Ah, okay. Tachan, as in tachan, injection. O 1 etien, mamaya, sabi ng nurse, mamaya, 1 etien, uta akong yaw. Ibig sabihin, mamaya, konti, injection ako si lolo. Okay? Okay, si lola. Okay? Okay? Parang may kinalaman siya doon sa dextrose na tawan la. Tachan, tachan tawan la. Tapos na injectionan. Okay, ganun. May time naman marinig nyo to. Ni puyaw, huntasan. Ayan. May kinalaman din siya doon sa ta na malaking kaulitsay. Taasan is malakas ang volume. No? Pero malakas ang volume is hantasan ang lakas ng boses. Pero pag ibang yung malakas, hindi mo siya i-connect doon na hindi mo siya pwedeng i-connect doon na sabihin mo ta. Yung ang lakas niya tahong tali. Parang ganun. Asa na? Hantasan. Puyaw na mutasan. Hantasan, no? Na? Siyawsan itin. Parang gusto mong, kunyari, may kausap sa telepono, kaya hinaan mo boses mo yun. Siyawsan itin. Siyawsan itin. Tasan, hantasan.
O kaya hindi mo marinig yung kausap mo, sabihin, tasan itin, habuhaw. Diba? Ayan. Ito po lagi itong dialogue ni ama sa akin. Ni Chin Chin. Na Chia Puyao. Tay Tali. Tay Tali. Ayan. Parang ano din. Malakas. Puyao Tay Tali. Wag malakas. Kunyari, Chin Chin. Chin Chin na Chia Puyao. Na Chia. Sa Tagalog, ikaw dahan-dahan punas. Cha. Chin Chin na Cha. Cha. Pag nagpupunas ka, dahan-dahan mo lang daw. Anong dahan-dahan, hindi dahan-dahan yung wag malakas, wag idiin, wag masyadong idiin, di ba? Wag masyadong madiin. Ayan. That's all for today, guys. Ayan. Yung lessons nito ay courtesy of Ma'am Imelda De Los Reyes. Siya ang gumawa nito, ako ay binabasa. Ako ay taga-basa lang, okay? Usually naman, ayan, ang dami nang nag-comment na yung iba naman ay naintindihan na. So, binabasa natin, nire-review natin para sa mga baguhan na minsan kasi yung sound, kung hindi mo talagang maririnig in sound, mahirap din hulaan kung ano yun. Kasi sa Chinese, sa Mandarin or Taigi, iba-iba yung sound. Pag hindi mo panarinig yung sound, maaaring iba yung basa mo. Okay? Kaya, good luck. Another. So, that is our lesson number 3. Puntahan natin. Bakit dalawa? Lesson number 3. Gawin natin lesson number 4. Asan na number 4? Ayan, ang lesson number 4. Pero, mayroon dito isang mong post na hindi siya. Ito na lang basahin natin. Na-post pa ng isa. Hindi siya lesson number 4. Post lang siya. Siguro galing ito sa ano. Okay. Basahin natin. Mandarin. Kutsilyo. Ang kutsilyo ng Mandarin. Ano ka lang ito? Vocabulary lang to. Kutsilyo. Caitao. Caitao. Kutsilyo. In Mandarin. Caitao. Caitao. Sa Taigi is Caitao pa rin. Sangkalan, Canpan, Canpan. Ang ano naman sa Taigi is Cai Tiam. Cai, Cai meaning na gulay. Tiam, Tiam yung ano siya. Pag gagamitin mo para mag-slice, ya? Yeah? Mwa, mwa, mwa. Tasa, tasa, wan. Kung di ba yung ginagamit nilang kainan, bowl. Bowl yan eh, tasa. Nakalagay nito, tasa. One is bowl, yung kinakainan nila. Okay? Wa. Sa Taigi rin is wa. Chopstick, tea. Chopstick is tea. Tea. Sa Taigi. Sa Mandarin naman is kuaizi. Kuaizi. Kutsara, tangzi. Tangzi. Tangsiya. Taigi, tangsiya. Plato, pants. Pants in Mandarin. Pants. Plato, pera. Pua, pua. Sa, taigi. Yan po. Yan po ang ating lesson for today. At sana ay meron kayong natutunan kahit papano. At keep on posting lang, guys. Ang mga tinuturo namin dito ay ayon sa mga post ninyo, sa mga tanong ninyo. Ayan po. Ha, thank you. Okay.